Juan, unang kabanata. Sa pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa simula pa. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kaniya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw, at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang taong nagngangalang Juan. Pumarito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw, at nang sa gayon, manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ang salita. Nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Pumunta siya sa kaniyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kaniyang mga kababayan. Subalit, ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kaniya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila nga ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, sa kagustuhan o kagagawan ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Ang salita ay naging tao, puspos ng biyaya at katotohanan, at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaniyang kaluwalhatiang tunay na kaniya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kaniya ng kaniyang isigaw. Siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin. Ang darating na kasunod ko'y higit kaysa sa akin, sapagkat siya ay naroon na bago pa man ako ay pinanganak. Mula sa kaniyang di masukat na pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap ng sunod-sunod na pagpapala. Sapagkat sa pamamagitan ni Moises, dumating ang kautusan. Ngunit sa pamamagitan ni Hesukristo, dumating ang pagpapala at katotohanan. Kailan may walang nakakita sa Diyos, ngunit ipinakilala siya ng kaisa-isang anak. Siya ay Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Ang mga pinuno ng mga Hudyo sa Jerusalem ay nagsugo ng ilang paring Hudyo at Levita upang itanong kay Juan kung sino siya. Hindi nagkaila si Juan, sa halip ay maliwanag niyang sinabi, "Hindi ako ang Mesiyas." "Sino ka kung gayon?" tanong nila. "Ikaw ba si Elias?" "Hindi po," tugon niya. "Ikaw ba ang propeta?" Sumagot siya, "Hindi po." "Sino ka kung gayon?" tanong nilang muli. "Sabihin mo kung sino ka upang may masabi naman kami sa mga nagsugo sa amin. Anong masasabi mo tungkol sa iyong sarili?" Sumagot si Juan sa pamamagitan ng pangungusap ni Propeta Isayas. "Ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon." Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseo. Muli nilang tinanong si Juan, "Bakit ka nagbabautismo? Gayong hindi naman pala ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta." Sumagot si Juan, "Ako'y nagbabautismo sa tubig. Ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Darating siyang kasunod ko. Subalit hindi ako karapat-dapat magkalagman lamang ng tali ng kanyang sandalyas." Ito'y nangyari sa Betania, sa silangan ng Ilog Jordan na pinagbabautismuhan ni Juan. Kinabukas ay nakita ni Juan na si Jesus ay lumalapit sa kanya. Kaya't sinabi niya, "Narito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kung ang dumarating na kasunod ko ay higit sa akin, sapagkat siya ay naroon na bago pa man ako ipanganak. Hindi ko rin siya nakikilala noon. Ngunit ako'y naparitong nagbabautismo sa tubig upang ipakilala siya sa Israel." Ganito ang patotoo ni Juan.
Nakita ko ang espiritu na parang kalapating bumababa buhat sa langit at nanatili sa kanya. Hindi ko nga siya nakikilala noon. Ngunit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig ang nagsabi sa akin, "Ang sino mang makikita mong bababaan at pananatilihan ng espiritu, siya ang magbabautismo sa pamamagitan ng Espiritu Santo." Ngayon ay nakita ko siya at pinapatotohanan kong siya ang anak ng Diyos. Kinabukasan, naroon uli si Juan kasama ang dalawa sa kaniyang mga alagad. Nang makita niya si Jesus na nagdaraan ay kaniyang sinabi, "Narito ang Kordero ng Diyos." Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya at sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus at nang makita niyang sumusunod sa kaniya ang mga ito, sila'y tinanong niya, "Ano ang kailangan ninyo?" Sumagot sila, "Saan po kayo nakatira, Rabbi?" Ang kahulugan ng salitang ito'y guro. "Halik kayo at tingnan ninyo," sabi ni Jesus. Sumama sila kay Jesus at nakita nila ang kaniyang tinitirhan at tumuloy sila roon ng araw na iyon. Nooy mag-aalas 4 na ng hapon. Ang isa sa dalawang alagad na nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Unang hinanap ni Andres ang kaniyang kapatid na si Simon. Sinabi niya rito, "Nakita na namin ang Mesiyas." Ang kahulugan ng salitang ito'y Kristo. At isinama ni Andres si Simon kay Jesus. Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, "Ikaw ay si Simon na anak ni Juan. Ikaw ay tatawaging Cephas." Ang katumbas ng pangalang ito'y Pedro. Kinabukasan, minabuti ni Jesus na pumunta sa Galilea. Nakita niya si Felipe at sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Si Felipe ay taga Bethsaida, tulad nina Andres at Pedro. Nakita ni Felipe si Nathanael at sinabi niya dito, "Natagpuan na namin ang tinukoy ni Moises sa kanyang isinulat sa aklat ng kautusan at gayon din ng mga propeta. Siya ay si Jesus na taga Nazaret, na anak ni Jose." "May mabuti bang maaaring magmula sa Nazaret?" tanong ni Nathanael. Sumagot si Felipe, "Halik at tignan mo." Nang malapit na si Nathanael ay sinabi ni Jesus, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Wala siyang anumang pagkukunwari." Tinanong siya ni Nathanael, "Paano ninyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos." Sumagot si Nathanael, "Guru, kayo nga po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel." Sinabi ni Jesus, "Sumampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Higit pa riyan ang makikita mo." At sinabi niya sa kanila, "Tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao." Ikalawang Kabanata. Pagkalipas ng dalawang araw, may kasalan sa Kana na nasa Galilea at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kaniyang mga alagad ay inanyayahan din sa kasalan. Kinapos ng alak, kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, "Naubusan sila ng alak." Sinabi ni Jesus, "Huwag ninyo kong pangunahan, ginang. Hindi pa ito ang panahon ko." Sinabi ng kaniyang ina sa mga naglilingkod, "Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo." May 6 na tapayan doon. Ang bawat isa'y naglalaman ng 75 hanggang 115 litro. Nakalaan ang mga ito para sa paghuhugas ayon sa tuntuning pangrelihiyon ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga tumutulong doon, "Punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan." At pinuno nga nila ang mga tapayan hanggang sa labi. Pagkatapos, sinabi niya, "Kumuha kayo ng kaunti at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan." Dinalhan nga nila ang namamahala ng handaan at
tinikman ito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan ang galing iyon, subalit alam ng mga sumalok ng tubig. Kaya't tinawag niya ang lalaking ikinasal at sinabi, "Ang unang inihahain ay ang masarap na alak. Kapag marami nang nainom ang mga tao, saka inihahain ang mababang uri. Ngunit, sa huli ninyo inilabas ang masarap na alak." Ang nangyaring ito sa Kana na nasa Galilea ay siyang unang himalang ginawa ni Jesus. Sa pamamagitan nito'y inihayag niya ang kaniyang kapangyarihan at nanalig sa kaniya ang mga alagad. Pagkatapos nito, pumunta si Jesus sa Capernaum kasama ang kaniyang ina, mga kapatid at mga alagad at sila'y nanatili roon ng ilang araw. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa at kalapati, at ang mga namamalit ng sanapi. Kumuha siya ng lubid at ginawa iyong panghagpit at ipinagtamuyan niyang palabas ang mga nagtitinda, pati na ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at ipinagtataob ang kanilang mga mesa. Pinagsabihan niya ang mga nagbibili ng kalapati, "Alisin ninyo rito ang mga yan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalala ng kaniyang mga alagad ang sinasabi sa kasulatan, "Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na tutupok sa akin." Dahil dito'y tinanong siya ng mga pinuno ng Hudyo, "Anong himala ang may papakita mo upang patunayang may karapatang kang gawin ito?" Sumagot si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga pinuno ng Hudyo, 46 taong ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw. Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kaniyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalala ng kaniyang mga alagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Nang pista ng Paskwa ay nasa Jerusalem si Jesus. Marami ang sumampalataya sa kaniya nang makita nila ang mga himalang ginagawa niya. Subalit, hindi nagtiwala sa kanila si Jesus sapagkat silang lahat ay kilala niya. Hindi na kailangang may magsabi pa sa kaniya tungkol sa kanino man sapagkat nalalaman niya ang kalooban ng lahat ng tao. 3. May isang Pariseo at pinuno ng mga Hudyo na ang pangalan ay Nicodemo. Isang gabi, nagsadya siya kay Jesus. "Guro," sabi niya, "nalalaman po namin kayo isang gurong mula sa Diyos sapagkat walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa Kanya ang Diyos." Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa iyo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya mararanas ang pagharian ng Diyos." "Paanong maipapanganak na muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para muling isilang?" Tanong ni Nicodemo. Sagot naman ni Jesus, "Sinasabi ko sa iyo, maliban ang tao'y ipanganak sa tubig at sa espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang tao'y ipinapanganak ng kanyang mga magulang ayon sa laman, ngunit siya'y ipinapanganak ng espiritu ayon sa espiritu. Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo, kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ito ibig, at naririnig mo ang ugong nito, ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan napaparoon. Ganoon din ang nangyayari sa bawat ipinanganak ng Espiritu." "Paano pong mangyayari iyon?" tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, "Guro ka pa naman sa Israel at hindi mo nauunawaan ang mga bagay na ito? Tandaan mo, ang aming nalalaman ang sinasabi namin at ang aming nasaksihan ang pinapatotohanan namin. Ngunit hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo pinapaniwalaan ang mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay sa lupa, paano ninyo mapapaniwalaan kapag ang sinabi ko ay tungkol sa mga bagay sa langit? Walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao.
at kung paanong itinaas ni Moises ang ahas na tanso doon sa ilang. Gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ng mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya, sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Ganito ang paghatol ng Diyos. Naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw, ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang mahayag na ang mga ginagawa niya ay pagsunod sa Diyos. Pagkatapos nito, si Jesus at ang kaniyang mga alagad ay nagpunta sa lupain ng Judea. Nanatili siya roon ng kaunting panahon kasama nila at nagbabautismo. Si Juan ay nagbabautismo rin naman sa Enon, malapit sa Salim, sapagkat maraming tubig doon. Pumupunta sa kanya ang mga tao at nagpapabautismo. Hindi pa noon nabibilanggo si Juan. Minsan, nagkaroon ng pagtatalo ang mga alagad ni Juan at ang isang Hudyo tungkol sa paraan ng paglilinis. Kaya't pumunta sila kay Juan at sinabi sa kanya, Guro, yun pong lalaking kasama ninyo sa ipayo ng Hordan na inyong pinatotohanan ay nagbabautismo rin. Nagpupunta sa kanyang lahat. Sumagot si Juan, kahit sino'y walang tatanggaping anuman, malibang ito'y ipagkaloob sa kanya ng Diyos. Kayo na rin ang makakapagpatunay na sinabi kong hindi ako ang Mesiyas. Sugo lamang akong nauna sa kanya. Para sa lalaking ikakasal ang babaeng ikakasal. Ang abay na naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal ay lubos na nagagalak kapag narinig niya ang tinig nito. Gayun din naman, lubos na ang kagalakan ko ngayon. Kinakailangan siya ay maging dakila at ako naman maging mababa. Ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinapatotohanan niya ang kaniyang nakita at narinig, ngunit walang naniniwala sa kaniyang patotoo. Ang naniniwala sa kaniyang patotoo ay nagpapatunay na ang sinabi ng Diyos ay katotohanan. Ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos, sapagkat lubusang ipinagkakaloob ng Diyos ang kaniyang espiritu. Minamahal ng Ama ang anak at ibinigay niya dito ang pamamahala sa lahat ng bagay. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang ayaw pasakop sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Ika-apat na kabanata. Nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan. Ngunit ang totoo'y hindi si Jesus ang nagbabautismo, kundi ang kaniyang mga alagad. Nang ito'y malaman ni Jesus, siya'y umalis sa Judea at bumalik sa Galilea at kailangang sa Samaria siya dumaan. Dumating siya sa isang bayan na tinatawag na Sikar. Malapit ito sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kaniyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Dahil sa siya'y napagod sa paglalakbay, umupo si Jesus sa tabi ng balon. Halos katanghalian na noon. May isang Samaritanang dumating upang umigib. At sinabi ni Jesus sa kanya,
Maaari bang makiinom? Wala noon ang kaniyang mga alagad sapagkat bumibili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng babae, "Ikaw ay Hudyo at Samaritana naman ako. Bakit ka humihingi sa akin ng inumin?" Sinabi niya iyon sapagkat hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Sumagot si Jesus, "Kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong nakikiinom sa iyo, ikaw ang hihingi sa kanya at bibigyan ka naman niya ng tubig na nagbibigay buhay." "Ginoo," wika ng babae, "malalim ang balong ito at wala ka namang panalok. Saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Ang balong ito ay pamana pa sa amin ng aming ninunong si Jacob. Dito siya uminom, gayon din ang kanyang mga anak at mga hayop. Higit ka pa ba sa kanya?" Sumagot si Jesus, "Ang bawat uminom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan." Sinabi ng babae, "Ginoo, bigyan mo ako ng tubig na ito upang hindi na ako mauhaw, ni pumarito pa upang sumalok." "Umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa." Wika ni Jesus, "Wala akong asawa." Sagot ng babae, "Tama ang sinabi mong wala kang asawa." Tugon ni Jesus, "Sapagkat lima na ang iyong naging asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo ang sinabi mo." Sinabi ng babae, "Ginoo, tila yata isa kang propeta. Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga ninuno. Ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos?" Sinabi naman ni Jesus, "Maniwala ka sa akin, Kinang. Darating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa Katotohanan. Sapagkat yan ang uri ng pagsambang ibig ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa Katotohanan." Sinabi ng babae, "Nalalaman ko pong darating ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagdating niya, siya ang magpapahayag sa amin ng lahat ng bagay." "Ako nga ang tinutukoy mo. Akong kausap mo ngayon," sabi ni Jesus. Dumating ang kaniyang mga alagad ng sandaling iyon at nabigla sila nang makita nilang nakikipag-usap si Jesus sa isang babae. Ngunit isa man sa kanila'y walang nagtanong sa babae, "Ano ang kailangan ninyo?" Wala ring nagtanong kay Jesus, "Bakit ninyo siya kinakausap?" Iniwan ng babae ang kaniyang banga, bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga-roon, "Halikayo! Tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko! Siya na kaya ang Kristo!" Kaya't lumabas ng bayan ang mga tao at nagpunta kay Jesus. Samantala, makailang ulit na sinabi ng mga alagad kay Jesus, "Guro, kumain na kayo." Ngunit sumagot siya, "Ako'y may pagkaing hindi ninyo alam." Kaya't nag-usap-usap ang mga alagad, "May nagdala kaya sa kanya ng pagkain?" Sinabi sa kanila ni Jesus, "Ang pagkain ko'y ang tuparin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang ipinapagawa niya sa akin. Eh, hindi ba sinasabi ninyo, 4 na buwan pa at anihan na? Sinasabi ko naman sa inyo, masdan ninyo ang mga bukid. Hinug na ang trigo at handa ng anihin. Ang umaani ay tumatanggap ng upa at nagtitipo ng bunga para sa buhay na walang hanggan. Kaya't kapwa nagagalak ang nagtatanim at ang umaani. Kaya totoo ang kasabihan, iba ang nagtatanim at iba naman ang umaani.
Sinugo ko kayo upang anihin ang hindi ninyo itinanim. Iba ang naghirap dito at kayo naman ang umani ng kanilang pinaghirapan. Maraming Samaritano sa bayang iyon ang nanalig kay Jesus dahil sa patotoo ng babae. Sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa. Kaya't pumunta sila kay Jesus at nakiusap na tumigil muna siya roon. At tumigil nga siya roon ng 2 araw. At marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. Pagkatapos, sinabi nila sa babae, "Naniniwala kami ngayon. Hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin siya. Kaya alam na naming siya nga ang tagapagligtas ng sanlibutan." Pagkaraan ng 2 araw, bumalik si Jesus sa Galilea. Si Jesus na rin ang nagsabi na ang isang propeta ay hindi iginagalang sa kaniyang sariling bayan. Pagdating niya sa Galilea ay mabuti ang pagtanggap sa kaniya ng mga taga roon. Sapagkat nasa Jerusalem din sila noong pista ng Paskwa at nakita nila ang lahat ng kaniyang ginawa roon. Nagpunta uli si Jesus sa Cana na nasa Galilea. Dito niya ginawang alak ang tubig. Sa bayan naman ng Capernaum ay may isang pinuno ng pamahalaan na may anak na lalaking may sakit. Nang mabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea, pinuntahan niya ito at pinakiusapang pumunta sa Capernaum upang pagalingin ang kaniyang anak na naghihingalo. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Hanggat hindi kayo nakakakita ng mga himala at mga kababalaghan, ay hindi kayo sasampalataya." Ngunit sinabi ng pinuno, "Tayo na po, Panginoon, bago mamatay ang aking anak." Sumagot si Jesus, "Umuwi na kayo. Gagaling ang inyong anak." Naniwala ang lalaki sa sinabi ni Jesus at umuwi na nga siya. Sa daan pa lamang ay sinalubong na siya ng kaniyang mga alipin at sinabing pagaling na ang kaniyang anak. Tinanong niya ang mga iyon, "Anong oras nang bumuti ang kalagayan niya?" "Alauna po kahapon nang siya ay mawalan ng lagnat." Tugon nila. Naalala ng ama na noong oras na iyon, sinabi sa kanya ni Jesus, "Gagaling ang inyong anak." Kaya't siya at ang kaniyang buong sambahayan ay nanalig kay Jesus. Ito ang pangalawang himalang ginawa ni Jesus sa Galilea pagkagaling sa Judea. Ikalimang Kabanata. Pagkaraan nito'y pumunta si Jesus sa Jerusalem upang dumalo sa isang pista ng mga Hudyo. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa ay may malaking deposito ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Bethesda. Natitipon dito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay at mga paralitiko. May isang lalaki doon na 38 taon ang may sakit. Nakita siya ni Jesus at alam niyang matagal nang may sakit ang lalaki, kaya't tinanong niya ito, "Ibig mo bang gumaling?" Sumagot ang may sakit, "Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag gumalaw na ang tubig. Mapunta pa lamang ako ay nauuhulan na sa akin." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka." Noon di gumaling ang lalaki. Binuhat ang kanyang higaan at lumakad. Nooy araw ng pamamahinga, kaya't sinabi ng mga pinuno ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, "Araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautusan na dalin mo ang iyong higaan." Ngunit sumagot siya, "Ang nagpagaling po sa akin ang nagsabing buhatin ko ang aking higaan at lumakit ako." At siya'y tinanong nila, "Sino nagsabi sa iyong buhatin mo iyong higaan at lumakad ka?" Ngunit hindi alam ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya, sapagkat nawala na si Jesus sa karamihan ng tao. Pagkatapos, nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan, "Magaling ka na ngayon. Huwag ka nang gumawa ng kasalanan at baka masahol pa riyan ang mangyari sa iyo." Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito, si Jesus ay sinimulang usigin ng mga pinuno ng mga Hudyo sapagkat nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, "Ang aking ama ay patuloy na gumagawa hanggang ngayon
at gayon din ako. Lalo namang pinagsikapan ng mga pinuno ng mga Hudyo na patayin siya, sapagkat hindi lamang niya nilabag ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga. Sinasabi pa niyang ang Diyos ang kaniyang ama at sa gayon ay ipinapantay ang kaniyang sarili sa Diyos. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, dapat ninyong malaman na walang magagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang nakikita niyang ginagawa ng ama, ang siya lamang niyang ginagawa. Ang ginagawa ng ama ay siya rin ginagawa ng anak, sapagkat minamahal ng ama ang anak at ipinapakita sa anak ang lahat ng ginagawa niya at higit pa sa mga ito ang mga gawang ipapakita sa kanya ng ama at kayo'y mamamangha. Kung paanong binubuhay ng ama ang mga patay, gayon din naman binubuhay ng anak ang sinumang nais niyang buhayin. Hindi humahatol kanino man ang ama. Sa halip ay ibinigay na niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol upang maparangalan ng lahat ang anak tulad ng kanilang pagpaparangal sa ama. Ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa amang nagsugo sa anak. Sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan. Sa halip ay inilipat na siya sa buhay mula sa kamatayan. Tandaan ninyo, darating ang panahon at ngayon na nga na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makinig sa kanya ay mabubuhay. Kung paano ng ama ang pinagmumula ng buhay, binigyan din niya ang anak ng ganoong karapatan. Binigyan din ang anak ng kapangyarihang humatol. Yamang siya ang anak ng tao. Huwag ninyo itong pagtakhan, sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. Sila'y muling mabubuhay. Lahat ng gumawa ng mabuti ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At lahat ng gumawa ng masama ay parurusahan. Hindi ako gumagawa sa sarili ko lamang. Humahatol ako ayon sa sinasabi sa akin ng Ama. Kaya't matuwid ang hatol ko. Hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Kung ako lamang ang nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, huwag ninyong tanggapin ang aking patotoo. Ngunit may ibang nagpapatotoo tungkol sa akin. At totoo ang kanyang sinasabi. Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon. At kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit pa sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama, ang siya ko namang ginaganap. Yan ang nagpapatotoo na ako'y sinugo ng Ama. At ang Amang nagsugo sa akin ay nagpapatotoo rin tungkol sa akin. Kailan may hindi ninyo narinig ang kanyang tinig, ni nakita ang kanyang anyo. Walang pitak sa inyong puso ang kanyang salita, sapagkat hindi kayo nananalig sa sinugo niya. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan. Sa paniwalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga kasulatan yan ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo magkaroon ng buhay. Hindi ako naghahangad ng parangal ng tao. Ngunit kilala ko kayo. Alam kong wala kayong pag-ibig sa Diyos. Naparito ako sa ngalan ng aking Ama, subalit ayaw ninyo kong tanggapin. Kung may ibang pumarito sa kanyang sariling pangalan, siya'y inyong tatanggapin. Ang hinahangad ninyo'y ang papuri ng isa't isa at hindi ang papuri na nanggagaling sa iisang Diyos. Paano kayong maniniwala sa akin? Huwag ninyong isipin na ako ang magsasakdal laban sa inyo sa Ama. Si Moises, na inaasahan ninyo ang siyang maghaharap ng sakdal laban sa inyo. Kung talagang pinapaniwalaan ninyo si Moises, maniniwala din sana kayo sa akin, sapagkat tungkol sa akin ang sinulat niya. Ngunit kung hindi ninyo pinapaniwalaan ang mga isinulat niya, paano ninyong paniniwalaan ang mga sinasabi ko? Ika-anim na kabanata. Pagkatapos nito,
Tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang pagpapagaling niya sa mga may sakit. Umakyat si Jesus sa bundok kasama ang kaniyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nang makita niyang dumarating ang napakaraming tao, tinanong niya si Felipe, "Saan kaya tayo makakabili ng tinapay na maipapakain sa mga taong ito?" Sinabi niya iyon upang subukin si Felipe sapagkat alam na niya ang kaniyang gagawin. Sumagot naman si Felipe, "Kahit na po halagang 200 salaping pilak ng tinapay ay di sasapat para makakain sila ng tingkakaunti." Sinabi ng isa sa kaniyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, "Mayroon po rito isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao?" "Paupuin ninyo ang mga tao," sabi ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon. Umupo nga ang lahat. Humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay ipinamahagi iyon sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Nakakain ang lahat at nabusog. Nang makakain na ang mga tao, sinabi ni Jesus sa mga alagad, "Tipunin ninyo ang lumabis upang hindi masayang." Ganoon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 kain. Nang makita ng mga tao ang himalang ginawa ni Jesus, sinabi nila, "Tunay na ito ang propetang paparito sa sanlibutan." Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pipilitin siyang gawing hari, kaya't umalis siyang muli at mag-isang umakyat sa bundok. Nang magtatakip silim na, ang mga alagad ay pumunta sa tabi ng lawa. Sumakay sila sa bangka at tumawid papuntang Kapernaum. Madilim na'y wala pa si Jesus. Lumakas ang hangin at lumaki ang alon. Nang makasagwa na sila ng may 5 o 6 na kilometro, nakita nila si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig papalapit sa bangka at sila'y natakot. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanila, "Huwag kayong matakot! Ako ito!" Galak na galak nilang pinasakay si Jesus at agad na dumaong ang bangka sa kanilang pupuntahan. Kinabukasan, nakita ng mga taong naiwan sa tabing dagat na iisa lamang ang bangka. Nakita rin nilang si Jesus ay hindi kasama ng mga alagad nang ang mga ito'y sumakay sa bangka. Sa halip, sila lamang ang umalis. Siya namang pagdating ng ilang bangkang galing sa Tiberias at dumaong sa lugar na malapit sa kinainan nila ng tinapay matapos magpasalamat ang Panginoon. Kaya't nang makita nilang wala na roon si Jesus ni ang kaniyang mga alagad, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta sa Kapernaum upang hanapin si Jesus. Nang makita nila si Jesus sa ibayo ng lawa, siya'y tinanong nila, "Guro, kailan pa kayo rito?" Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ko hindi dahil sa mga himalang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Huwag ang pagkaing nasisira ang inyong pagsikapang kamtan, kundi ang pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Yan ang ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siyang binigyan ng Diyos Ama ng ganitong kapangyarihan." Kaya't siya'y tinanong nila, "Ano po ang dapat naming gawin upang aming matupad ang ipinagagawa ng Diyos?" "Ito ang ipinapagawa sa inyo ng Diyos. Sumampalataya kayo sa sinugo niya." Tugon ni Jesus, "Ano pong himala ang may papakita ninyo upang sumampalataya kami sa inyo? Ano pong inyong gagawin? Ang aming mga ninuno ay kumain ng mana sa ilang. Ayon sa nasusulat, sila'y binigyan ni Moises ng tinapay na galing sa langit." Wika nila. Sumagot si Jesus, "Dapat ninyong malamang hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Sapagkat ang tinapay na galing sa Diyos ay ang bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sangkatauhan." "Ginoo,
sabi nila. Bigyan ninyo kaming lagi ng tinapay na ito. Ako, ang tinapay na nagbibigay buhay, sabi ni Jesus. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom. At ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ngunit sinabi ko na sa inyo, nakita na ninyo ko. Ngunit hindi pa rin kayo nanalig sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama. At hindi ko itataboy kailanman ang sinumang lumalapit sa akin. Ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban, ang huwag kong hayaang mapahamak ang kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin, kundi buhayin ko silang muli sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang lahat ng makakilala at sumampalataya sa Anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Nagbulong-bulungan ang mga Hudyo dahil sa sinabi niya, ako ang tinapay na bumaba mula sa langit. Sinabi nila, ay hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose? Eh, kilala natin ang kanyang ama't ina. Paano niya masasabi ngayong bumaba ako mula sa langit? Kaya't sinabi ni Jesus, tigilan ninyo ang inyong bulong-bulungan. Wala makakalapit sa akin malibang akayin siya sa akin ang Ama na nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta, at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo sa Kanya ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Ang nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang, ngunit sila'y namatay. Narito ang tinapay na bumaba mula sa langit, upang ang sinumang kumain ito ay hindi na mamatay. Ako ang tinapay na nagbibigay buhay, na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain ng tinapay na ito. At ang tinapay na ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Dahil dito'y nagkaroon ng mainitang pagtatalo-talo ang mga Hudyo. Paano maibibigay sa atin ang taong itong kanyang laman upang makain natin? Sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao, at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin, at ako naman sa kanya. Buhay ang Amang nagsugo sa akin, at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumaba mula sa langit. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga ninuno sa ilang. Namatay sila kahit na kumain yon. Ang kumakain ito'y mabubuhay magpakailanman. Sinabi ito ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa sinagoga sa Kapernaum. Narinig ito ng kaniyang mga alagad, at marami sa kanila ang nagsabi, mabigat na pananalita ito. Sino ang makakatanggap nito? Alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ang kaniyang mga alagad tungkol dito, kaya't sinabi niya, dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ko? Kaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao papunta sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng tao. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin. Alam na ni Jesus buhat pa noong una kung sino-sino ang hindi mananalig sa kanya,
at kung sino ang magkakanulo sa kanya, idinugtong pa niya. Yan ang dahilan kaya ako sinabi sa inyo na walang makakalapit sa akin malibang ito'y loobin ng Ama. Mula nooy marami sa kaniyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Tinanong ni Jesus ang 12. Kayo naman, ibig din ba ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro. Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayon natitiyak namin na kayo ang banal na nagmula sa Diyos. Sumagot si Jesus. Hindi ba't akong humirang sa inyong 12? Sa kabila nito'y Diablo ang isa sa inyo. Ang tinutukoy niya ay si Judas na anak ni Simon Iscariote, sapagkat si Judas na isa sa 12 ang siyang magkakanulo sa kanya. Ikapitong Kabanata. Pagkatapos nito'y nilibot ni Jesus ang Galilea. Iniiwasan niya ang Judea sapagkat ibig siyang patayin ng mga pinuno ng mga Hudyo roon. Nalalapit na noon ang pista ng mga tolda, isang pista ng mga Hudyo, kaya't sinabi kay Jesus ng kaniyang mga kapatid, bakit hindi ka umalis dito at pumunta sa Judea para makita ng iyong mga tagasunod ang ginagawa mo? Walang taong naglilihim ng kanyang ginagawa kung ang hangad niya ay matanyag. Ginagawa mo rin lamang ang mga bagay na ito. Magpakilala ka na sa sanlibutan. Maging ang mga kapatid ni Jesus ay hindi nananalig sa kanya. Sumagot si Jesus, hindi pa itong panahon ko. Sa inyo'y maaari kahit anong panahon. Hindi kayo kapapuotan ng sanlibutan. Ngunit ako'y kinapopuotan nila sapagkat pinapatutuhanan kong masama ang mga gawa nito. Ayokong pumunta sa pista. Hindi ako pupunta sapagkat hindi pa itong panahon ko. Pagkasabi nito, nagpaiwan siya sa Galilea. Pagkaalis ng kaniyang mga kapatid, si Jesus ay pumunta rin sa pista, subalit hindi hayagan kundi palihim. Hinahanap siya roon ang mga Hudyo. Nasaan kaya siya? Tanong nila. Pabulong na pinag-uusapan siya ng marami. Siya'y mabuting tao, sabi ng ilan. Hindi, sabi naman ng iba. Inililigaw niya ang mga tao. Ngunit walang nangahas magsalita ng hayagan tungkol sa kanya dahil sa takot sa mga pinuno ng mga Hudyo. Nang kalagitnaan na ng pista, pumasok si Jesus sa templo at nagturo. Nagtataka ang mga pinuno ng mga Hudyo at naitanong nila, saan kaya nakakuha ng karunungan ng tao ito? Gayong hindi naman siya nakapag-aral. Kaya't sinabi ni Jesus, hindi akin ang itinuturo ko, kundi sa nagsugo sa akin. Kung talagang ibig ninumang sumunod sa kalooban ng Diyos, malalaman niya kung ang itinuturo ko'y mula nga sa Diyos o kung ang sinasabi ko ay sa akin lamang galing. Ang nagtuturo ng galing sa sarili niyang kaisipan ay naghahangad ng sariling karangalan. Ngunit ang naghahangad na ang nagsugo sa kanya ang maparangalan ay taong tapat at hindi sinungaling. Hindi ba't ibinigay sa inyo ni Moises ang kautusan? Bakit wala ni isa man sa inyo ang tumutupad nito? Bakit ibig ninyo kong patayin? Sumagot ang mga tao, may demonyo ka. Sino pang ibig pumatay sa iyo? Sumagot si Jesus, isang bagay pa lamang ang ginawa ko'y nagtataka na kayong lahat? Ibinigay sa inyo ni Moises ang utos tungkol sa pagtutulig kahit na hindi ito nagmula sa kanya kundi sa inyong mga ninuno. At ginagawa niyo ito kahit araw ng pamamahinga. Kung tinutuli ang isang sanggol na lalaki kahit araw ng pamamahinga para masunod ang utos ni Moises, bakit kayo nagagalit sa akin? Dahil sa nagpagaling ako ng isang tao sa araw ng pamamahinga. Huwag na kayong humatol patay sa nakikita, kundi humatol kayo ayon sa nararapat. Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, hindi ba ito ang taong ibig nilang patayin? Hayan, lantaran siyang nangangaral. Ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya. Baka naman nakilala ng mga pinuno na siya nga ang Mesiyas. Ngunit pagdating ng Mesiyas, ay walang makakalam kung saan siya magmumula. Subalit alam natin kung saan nagmula ang taong ito. Kaya't nang si Jesus ay nagtuturo sa templo ay sinabi niya ng malakas, ako ba'y talagang nakikilala ninyo? Alam nga ba ninyo kung saan ako nagmula?
Hindi ako naparito sa aking sariling kagustuhan lamang. Karapat dapat pagtiwalaan ang nagsugo sa akin. Hindi ninyo siya nakikilala, ngunit nakikilala ko siya. Sapagkat sa kanya ako nagmula, at siya ang nagsugo sa akin. Nais na siyang dakpin ng ilang naroon, ngunit walang nangaha sapagkat hindi pa dumarating ang kaniyang oras. Marami sa mga tao ang nanalig sa kaniya. Ang sabi nila, pagparito ng Mesyas, makakagawa kaya siya ng mga himalang higit pa sa mga ginawa ng taong ito? Nakarating sa mga Pariseo ang usap-usapan ng mga tao tungkol kay Jesus. Kaya't inutusan nila at ng mga punong pari ng mga Hudyo ang ilang bantay sa templo upang dakpin si Jesus. Sinabi ni Jesus, baka kasama pa ninyo ko ng kaunting panahon at babalik na ako sa nagsugo sa akin. Hahanapin ninyo ko, ngunit hindi ninyo ko makikita sapagkat hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. Nag-usap-usap ang mga Hudyo. Saan kaya pupunta ang taong ito? At hindi na raw natin siya makikita. Pupunta kaya siya sa ating mga kababayang nasa lupay ng mga Grego upang magturo sa kanila? Ano kaya ang ibig niyang sabihin na kanyang sinabing, hahanapin niyo ko, ngunit hindi niyo ko makikita? At hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. Sa huli at pinakatanging araw ng pista, tumayo si Jesus at nagsalita ng malakas. Kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin, at ang lahat ng nananalig sa akin ay uminom. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, mula sa puso ng nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Ang tinutukoy niya ay ang espiritong tatanggapin ng mga nananalig sa kanya, sapagkat hindi pa naipagkakaloob noon ang Espiritu Santo sa dahilang hindi pa nagaganap ang pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Sinabi ng ilang nakarinig sa kanya, tunay ngang ito ang propetang hinihintay natin. Ito nga ang Mesyas! Sabi naman ng iba. Ngunit mayroon namang sumagot, mari mang magmula sa Galilea ang Mesyas? Hindi ba sinasabi sa kasulatan ang Mesyas ay magmumula sa lipi ni David at ipapanganak sa Bethlehem na bayan ni David? Magkakaiba ang palagay ng mga tao tungkol sa kanya. Ibig ng ilan na dakpin siya, ngunit wala namang mga has na humuli sa kanya. Nang bumalik ang mga bantay ng templo, tinanong sila ng mga punong pari ng mga Hudyo at mga Pariseo, bakit hindi niyo siya dinala rito? Sumagot sila, wala pa po kaming narinig na nagsalita ng tulad niya. Pati ba kayo'y nalinlang na rin? Tanong ng mga Pariseo, meron bang pinuno o Pariseong naniniwala sa kanya? Mga tao lamang na walang nalalaman sa kautusan ang naniniwala sa kanya. Kaya't sila'y mga sinumpa. Isa sa mga naroon ay si Nicodemo, ang Pariseong nagsadya kay Jesus noong una. At siya'y nagtanong, hindi ba't labag sa ating kautusan na hatulan ang isang tao nang di muna nililitis at inaalam kung ano ang kanyang ginawa? Sumagot sila, ikaw ba'y taga-Galilea rin? Saliksikin mo ang kasulatan at makikita mong walang propetang magmumula sa Galilea. Pagkatapos, umuwi na ang lahat. Ikawalong Kabanata. Si Jesus naman ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. Kinabukasan, maaga pa'y nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya't umupo siya at sila'y tinuruan. Dumating noon ang mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo na may dalang isang babaeng nahuli sa pangangalo niya. Inihirap nila ito sa karamihan at sinabi kay Jesus, Guru, ang babaeng ito'y nahuli sa aktong pangangalo niya. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga katulad niya. Ano naman ang masasabi niyo? Itinanong nila ito upang subukin siya at nang may maiparatang sila laban sa kanya. Ngunit yumuko lamang si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Patuloy sila ng pagtatanong kaya't tumayo si Jesus at nagsalita, ang sinuman sa inyo na walang kasalanan, ang siyang maunang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila iyon,
sila'y isa-isang umalis, simula sa pinakamatanda. Iniwan nila ang babaeng nakatayo sa harap ni Jesus. Tumayo si Jesus at tinanong ang babae, "Nasaan sila? Wala bang humatol sa'yo?" "Wala po, Ginoo," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita hahatulan. Humayo ka at huwag nang magkasala." Muling nagsalita si Jesus sa mga Pariseo. Sinabi niya, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman." Sinabi naman sa kaniya ng mga Pariseo, "Ikaw ang nagpapatotoo tungkol sa iyong sarili. Walang kabuluhan ang ganyang patotoo." Sumagot si Jesus, "Kahit ako ang nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, totoo naman ang aking sinasabi, sapagkat alam ko kung saan ako nanggaling at kung saan ako pupunta. Ngunit hindi ninyo alam ang aking pinanggalingan at ang aking pupuntahan. Humahatol kayo ayon sa mga pamantayan ng tao. Ngunit hindi ako humahatol kanino man, at humatol man ako, tama ang aking paghatol, sapagkat hindi lamang ako ang humahatol, kundi kasama ko ang amang nagsugo sa akin. Nasusulat sa inyong kautusan na dapat tanggapin ang patotoo ng dalawang saksi. Nagpatotoo ako tungkol sa aking sarili at nagpapatotoo rin ang amang nagsugo sa akin." Siya'y tinanong nila, "Nasaan ang iyong ama?" Sumagot si Jesus, "Hindi ninyo ako nakikilala at hindi rin ninyo nakikilala ang aking ama. Kung nakikilala ninyo ko, makikilala rin ninyo siya." Ito'y sinabi ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa templo sa dakong kinaroroonan ng mga lalagyan ng mga alay. Ngunit walang nangahas na humuli sa kaniya sapagkat hindi pa niya oras. Muling sinabi ni Jesus sa kanila, "Ako'y aalis at hahanapin ninyo ko. Ngunit mamamatay kayo nang hindi pa napapatawad sa inyong mga kasalanan. Hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko." Nag-usap-usap ang mga Hudyo, "Magpapakamatay kaya siya? Kaya niya sinabing, hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko?" Kaya't sinabi ni Jesus, "Kayo'y mula sa ibaba, ako'y mula sa itaas. Kayo'y taga-sanlibutan ito, ako'y hindi. Kaya sinabi ko sa inyong mamamatay kayo nang hindi pa napapatawad sa inyong mga kasalanan. Kung hindi kayo maniniwalang ako'y ako nga, mamamatay nga kayo nang hindi pa napapatawad sa inyong mga kasalanan." "Sino ka nga bang talaga?" tanong nila. Sumagot si Jesus, "Matagal ko nang sinabi sa inyo kung sino ako. Marami akong masasabi at maihahatol laban sa inyo. Ngunit totoo ang sinasabi ng nagsugo sa akin, at ang narinig ko sa kanya ang ipinapahayag ko sa sanlibutan." Hindi nila naunawaan na ang ama ang tinutukoy niya. Kaya't sinabi ni Jesus, "Kapag naitaas na ninyo ang anak ng tao, malalaman ninyong ako'y ako nga. Wala akong ginagawa sa sarili kong kapangyarihan. Ang ipinasasabi lamang ng ama ang siya kong sinasabi, at kasama ko ang nagsugo sa akin, at hindi niya ako iniiwan, sapagkat lagi kong ginagawa ang nakalulugod sa kanya." Maraming nakarinig nito ang naniwala sa kanya. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa kanya, "Kung tinutupad ninyo ang aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo." "Lahi kami ni Abraham," tugon nila, "at kailanmay di kami naalipin ninuman. Paano mo masasabing palalayain kami?" Sumagot si Jesus, "Tandaan ninyo, ang namumuhay sa kasalanan ay alipin ng kasalanan. Ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya sa habang panahon. Subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kayo'y tunay na lalaya kapag pinalaya kayo ng anak. Nalalaman kong lahi kayo ni Abraham, ngunit pinagsisikapan ninyo kong patayin, sapagkat ayaw ninyong tanggapin ang aking aral. Ang nakita ko sa aking ama ang siya kong sinasabi sa inyo, at ang narinig ninyo sa inyong ama ang siya namang ginagawa ninyo."
Sumagot sila, "Si Abraham ang aming ama." Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kung kayo'y tunay na mga anak ni Abraham, tutularan ninyo ang kanyang ginawa. Sinasabi ko lang ang katotohanan narinig ko sa Diyos, ngunit pinagsisikapan ninyong ako'y patayin. Hindi ganon ang ginawa ni Abraham. Ang ginagawa ninyo'y tulad ng ginagawa ng inyong ama." "Hindi kami mga anak sa labas," tugon nila. "Iisa ang aming ama, ang Diyos." Sinabi ni Jesus, "Kung talagang ang Diyos ang inyong ama, iibigin ninyo ako. Sapagkat sa Diyos ako nanggaling. Hindi ako naparito sa sarili kong kagustuhan, kundi sinugo niya ako. Bakit di ninyo maunawaan ang sinasabi ko? Ang dahilan ay hindi ninyo matanggap ang itinuturo ko. Ang Diablo ang inyong ama, at ang kagustuhan niya ang ibig niyong gawin. Noon pa man ay mamamatay tao na siya, hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman. Sapagkat walang puwang sa kanyang katotohanan. Likas sa kanya ang magsinungaling, sapagkat siya'y talagang sinungaling, at siya ang ama ng kasinungalingan. Ayaw ninyong maniwala sa akin, sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Sino sa inyo ang maaring magpatunay na ako'y nagkasala? Kung katotohanan ang sinasabi ko, bakit ayaw ninyong maniwala sa akin? Ang mula sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Subalit ayaw ninyong makinig sa akin, sapagkat kayo hindi mula sa Diyos." Sinabi ng mga Hudyo kay Jesus, "Hindi ba tama ang sinabi namin ikaw ay Samaritano at sinasaniba ng demonyo?" "Hindi ako sinasaniba ng demonyo," sagot ni Jesus. "Pinaparangalan ko ang aking ama, ngunit ako'y nilalapastangan ninyo. Hindi ako naghahangad na ako'y parangalan. May isang nagsisikap na ako'y parangalan at siya ang magpapasya. Tandaan ninyo, ang tumutupad ng aking salita ay hindi mamamatay kailanman." Sinabi ng mga Hudyo, "Kayo'y natitiyak naming sinasanibang kanga ng demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta. Ngunit sinasabi mong hindi mamamatay kailanman ang sinumang tumutupad ng iyong aral. Mas magaling ka pa ba kaysa sa aming amang si Abraham? Siya'y namatay, gayon din ang mga propeta. Ano ba ang palagay mo sa iyong sarili?" Sumagot si Jesus, "Kung ako ang nagpaparangal sa aking sarili, walang kabuluhan yun. Ang nagpaparangal sa akin ay ang aking ama at sinasabi ninyong siya ang inyong Diyos. Hindi niyo siya nakikilala, ngunit siya'y kilala ko. Kung sasabihin kong hindi ko siya nakikilala, ako'y magiging sinungaling na tulad ninyo. Subalit nakikilala ko siya at sinusunod ko ang kanyang sinasabi. Natuwa ang inyong amang si Abraham nang malaman niyang makikita niya ang araw ng aking pagdating. Nakita nga niya ito at siya'y nagalak." Dahil dito'y sinabi sa kanya ng mga Hudyo, "Wala ka pang 50 taong gulang, paano mong nakita si Abraham?" Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, bago pa ipinanganak si Abraham, ako'y ako na." Nagsidampot sila ng bato upang siya'y patuhin. Ngunit nagtago si Jesus at lumabas ng templo. Ikasyam na kabanata. Sa paglalakad ni Jesus, may nakita siyang isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, "Guro, sino pong nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang?" Sumagot si Jesus, "Ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang sa pamamagitan niya ay mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Kailangan gawin natin ang mga ipinagagawa ng nagsugo sa akin habang araw pa. Malapit na ang gabi at wala nang makakagawa pagsapit niyon. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan." Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos, ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pumunta ka sa deposito ng tubig sa Siloe at maghilamos ka roon." Ang kahulugan ng salitang Siloe ay sinugo. Ganoon nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik siya ay nakakakita na.
Sinabi ng mga kapitbahay niya at ng mga nakakita sa kanya noong siya'y namamalimos pa. Hindi ba yan ang pulubing bulag? Sumagot ang ilan. Yan nga! Sabi naman ng iba. Hindi! Kamukha lang! Kaya't nagsalita ang dating bulag. Ako nga yun! Eh, papaano kang nakakita? Tanong nila. Sumagot siya. Ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at itinapal yon sa aking mata. Pagkatapos, sinabi niya sa akin, pumunta ka sa Siloe at maghilamos. Pumunta nga ako doon at naghilamos at nakakita na ako. Nasaan siya? Tanong nila sa kanya. Hindi ko alam. Sagot niya. Dinala ng mga tao sa mga Pariseo ang dating bulag dahil araw ng pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at nang pinagaling niya ang bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita. Kaya't sinabi niya sa kanila, pinahiran niya ng putik ang aking mga mata, ako'y pinaghilamos at ngayon nakakakita na ako. Ang sabi ng ilang Pariseo, hindi maaaring mula sa Diyos ang taong yon, sapagkat hindi niya ipinapangili ng araw ng pamamahinga. Ngunit sinabi naman ng iba, paanong makakagawa ng ganitong mga himala ang isang makasalanan? At hindi sila magkaisa ng palagay. Kaya't tinanong nila uli ang dating bulag. At ikaw, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya? Yamang pinagaling niya ang iyong mga mata. Isa siyang propeta. Sagot niya. Ayaw maniwala ng mga Hudyo na siya'y talagang dating bulag, kaya't ipinatawag nila ang kaniyang mga magulang. Anak nga ba niyo ito? Talaga bang siya'y pinanganak na bulag? Bakit nakakakita na siya ngayon? Tanong nila. Sumagot ang kaniyang mga magulang. Anak nga namin siya at siya'y pinanganak ng bulag. Ngunit hindi po namin alam kung bakit nakakakita na siya ngayon o kung sino ang nagpagaling sa kanya. Siya na po ang tanungin ninyo. May sapat na kulang na siya at makapagsasalita para sa kanyang sarili. Ganoon ang sabi ng kaniyang mga magulang dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Alam nilang pinagkaisahan ng mga Hudyo na itiwalag sa sinagoga ang sinumang magpahayag na si Jesus ang Mesiyas. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kaniyang mga magulang, siya'y nasa tamang gulang na. Siyang tanungin ninyo. Muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, sa ngalan ng Diyos, magsabi ka ng totoo. Alam namin siya'y makasalanan. Hindi ko po alam kung siya'y masamang tao o hindi. Tugon niya. Isang bagay po ang alam ko. Ako'y dating bulag, subalit ngayon nakakakita na. Anong ginawa niya sa'yo? Paano niyang pinagaling ang iyong mga mata? Tanong nila. Sumagot siya. Sinabi ko na po sa inyo at ayaw ninyo akong pakinggan. Bakit ibig ninyong marinig uli? Ibig ba ninyong maging alagad din niya? At siya'y kanilang minura. Ikaw ang alagad niya. Sabi nila. Ngunit kami mga alagad ni Moises. Nalalaman namin nagsalita ang Diyos kay Moises. Ngunit ang taong yon na hindi namin alam kung saan siya nang galing. Sumagot ang lalaki. Yan nga po ang nakakapagtaka. Hindi ninyo alam kung saan siya nang galing. Gayunpaman, pinagaling niya ang aking mga mata. Alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan, ngunit pinapakinggan niya ang mga tunay na sumasamba sa kanya at sumusunod sa kanyang kalooban. Noon pa man ay walang nakakapagpagaling ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Wala pong magagawa ang taong yun kung siya'y hindi mula sa Diyos. Sumagot sila. Ipinanganak ang makasalanan at ibig mo pa kaming turuan? At siya'y kanilang itiniwalag. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga Pariseo. Kaya't nang matagpuan niya ito ay kaniyang tinanong, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot ang lalaki, sino po ba siya, Ginoo? Sabihin niyo sa akin upang ako'y manalig sa kanya. Siya'y nakita mo na. Siya ang kausap mo ngayon. Wika ni Jesus. Sumasampalataya po ako, Panginoon. Sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. Sinabi pa ni Jesus, naparito ako sa mundo upang humatol at upang makakita ang mga bulag
at mabulag naman ang mga nakakakita. Narinig ito ng ilang pariseyong naroon at siya'y kanilang tinanong. Ibig mo bang sabihin, bulag kami? Sumagot si Jesus. Kung kayo ay bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit dahil sinasabi ninyong nakakakita kayo, mananatili kayo sa inyong kasalanan. Ikasampung kabanata. Sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan, ay magnanakaw at tulisan. Ang tunay na bastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapapasok siya ng bantay pinto at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila nakikilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan. Ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya't lalabas at makakatagpo ng pastulan. Kaya lamang dumarating ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ngunit ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa. Palibhas ay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga tupa. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya. Palibhas ay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol. Kung paano nakikilala ako ng Ama at siya'y nakikilala ko, gayon din naman, nakikilala ko ang aking mga tupa at ako na may nakikilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Meron akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila ipasok ko rin at pakikinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli, walang makakakuha ng aking buhay. Kusa ko itong ibinibigay. Meron akong kapangyarihang ibigay ito at kunin muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila ang nagsabi, sinasaniban siya ng demonyo at nababaliw. Ha! Bakit kayo makikinig sa kanya? Sinabi naman ng iba, hindi makakapagsalita ng ganoon ang isang sinasaniban ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo? Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. Habang naglalakad si Jesus sa templo, sa portiko ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo kami ilalagay sa alanganin? Kung ikaw ang Mesyas, sabihin mo na ng tuwiran. Sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa ngalan ng aking Ama ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanmay di sila mapapahamak.
hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking ama. Ako at ang ama ay iisa. Ang mga pinuno ng mga Hudyo'y muling dumampot ng bato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, "Marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa Ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin?" Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, "Hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, ngunit tao ka lamang." Tumugon si Jesus, "Hindi ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaaring pawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y hinirang at sinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos dahil sa sinabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga ipinagagawa ng aking Ama, huwag ninyo kong paniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko yan, ang aking mga gawa ang inyong paniwalaan, kung ayaw man ninyong maniwala sa akin. Sa gayon, matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya." Tinangka na naman nilang dakpin si Jesus, ngunit siya'y nakaalis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa puok na dating pinagbabautismuhan ni Juan. Habang naroroon siya'y maraming lumalapit sa kanya. Sinasabi nila, "Si Juan ay walang ginawang himala, ngunit totoong lahat ang sinabi niya tungkol sa taong ito." At do'y maraming nanalig kay Jesus. Ikalabing isang kabanata. May isang lalaki sa Betania na ang pangalan ay Lazaro. Kasama niya sa bahay ang kaniyang mga kapatid na sina Maria at Marta. Si Maria ang nagbuhos ng pabango sa paa ng Panginoon at pagkatapos ay pinunasan iyon ng kaniyang buhok. Nagkasakit si Lazaro, kaya't nagpasabi kay Jesus ang magkapatid, "Panginoon, ang minamahal niyong kaibigan ay may sakit." Nang marinig ito ni Jesus ay sinabi niya, "Hindi niya ikamamatay ang sakit na ito. Nangyari yun upang maparangalan ang Diyos. At sa pamamagitan nito'y maparangalan ang anak ng Diyos." Mahal ni Jesus ang magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro. Gayunman, nagpalipas pa siya doon ng 2 araw mula nang mabalitaang may sakit si Lazaro. Pagkatapos, sinabi niya sa kaniyang mga alagad, "Magbalik tayo sa Judea." "Guro," sagot ng mga alagad, "hindi po ba't kamakailan lamang ay pinagtangkaan kayong batuhin ng mga pinuno ng mga Hudyo? Bakit pupunta na naman kayo doon?" Sinabi ni Jesus, "Hindi ba may 12 oras sa maghapon? Hindi matitisod ang lumalakad kong araw sapagkat nakikita niya ang nagbibigay liwanag sa daigdig na ito. Subalit natitisod ang lumalakad kong gabi sapagkat wala na siyang liwanag." Idinugtong pa ni Jesus, "Natutulog ang kaibigan nating si Lazaro. Pupunta ako upang gisingin siya." "Panginoon, kung natutulog lang po siya, ay gagaling siya." Tugon ng mga alagad. Ang ibig sabihin ni Jesus ay patay na si Lazaro. Ngunit ang akala ng mga alagad ay talagang natutulog lamang ito. Dahil dito'y tuwirang sinabi ni Jesus, "Patay na si Lazaro. Ngunit alang-alang sa inyo, ako'y nagagalak na wala ako roon. Sapagkat dahil dito, kayo'y mananalig sa akin. Tayo na, puntahan natin siya." Niyaya ni Tomas na tinatawag na kambal ang kaniyang mga kasama, "Sumama tayo sa guro, mamatay tayong kasama niya." Pagdating ni Jesus, nalaman niyang 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. May 3 kilometro lamang ang layo ng Jerusalem sa Betania, kaya't maraming taga-Jerusalem ang dumalaw kina Marta at Maria upang makiramay sa pagkamatay ng kanilang kapatid. Nang mabalitaan ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito. Ngunit si Maria na may naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, "Panginoon, kung kayo
kayo po ay narito. Sana'y buhay pa ang kapatid ko. Ngunit nalalaman kong kahit ngayon ipagkakaloob sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid, sabi ni Jesus. Sumagot si Martha. Nalalaman ko pong siya'y mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sinumang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinabi ko? Opo, Panginoon. Sagot niya. Sumasampalataya po ako sa inyo. At naniniwala akong kayo ang Mesiyas, ang anak ng Diyos na paparito sa daigdig. Pagkasabi nito, umuwi si Martha. Tinawag niya si Maria at binulungan. Naririto na ang guro at ipinapatawag ka. Pagkarinig nito'y nagmamadaling tumayo si Maria upang salubungin si Jesus. Wala pa si Jesus sa nayon. Naroon pa siya sa lugar kung saan niya nasalubong si Martha. Nang makita ng mga nakikiramay na Hudyo na si Maria'y nagmamadaling tumindig at lumabas, siya'y sinundan nila. Akala nila'y pupunta siya sa libingan upang umiyak. Pagdating ni Maria sa kinaroroonan ni Jesus, nagpatirapa siya sa paanan nito. Panginoon, sabi niya, kung narito po lamang kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid. Nahabag si Jesus at nabagbag ang kaniyang kalooban nang makita niyang umiiyak si Maria, pati ang mga Hudyong kasama nito. Saan ninyo siya nilibing? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, Panginoon, halikayo, tingnan ninyo. Umiyak si Jesus. Kaya't sinabi ng mga Hudyo, talagang mahal na mahal niya si Lazaro. Sinabi naman ng ilan, napagalin niya ang bulag. Bakit hindi niya nahadlangan ang pagkamatay ni Lazaro? Muling nabagbag ang loob ni Jesus pagdating sa libingan. Ito'y isang yungib na natatakpan ng malaking bato. Alisin ninyo ang bato, sabi ni Jesus. Sumagot si Martha na kapatid ng namatay. Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. 4 na araw na siyang patay. Sinabi ni Jesus, hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung mananalig ka sa akin, ay makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos? At inalis nga nila ang bato. Tumingala si Jesus sa langit at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako. Alam kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong naririto upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Pagkasabi nito ay sumigaw siya, Lazaro! Lumabas ka! Lumabas nga si Lazaro na nababalot ng bendang panlibing ang mga kamay at paa at may nakatakip na panyo sa mukha. Sinabi ni Jesus sa kanila, Galagan ninyo siya at nang makalaya. Marami sa mga Hudyong dumalaw kina Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at nanalig sila sa kaniya. Ngunit may ilan sa kanila na pumunta sa mga Pariseo at ibinalita ang ginawa ni Jesus. Kaya't tinipo ng mga punong pari ng mga Hudyo at mga Pariseo ang mga kagawad ng Sanhedrin. Anong gagawin natin? Tanong nila. Gumagawa ng maraming himala ang taong ito. Kung siya'y pababayaan natin magpatuloy ng kanyang mga ginagawa, maniniwala sa kanyang lahat. Paparito mga Romano at wawasakin ang templo at ang ating bansa. Ngunit isa sa kanila, si Caiaphas, ang pinakapunong pari ng mga Hudyo noon, ay nagsabi sa kanila, Wala kayong alam. Hindi ba ninyo naiisip na mas mabuti sa atin na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan kaysa mapahamak ang buong bansa? Hindi mula sa kaniyang sarili ang sinabi niyang ito. Bilang pinakapunong pari ng mga Hudyo ng taong iyon, ipinahayag niyang mamamatay si Jesus alang-alang sa bansa at hindi lamang dahil sa bansang iyon,
kundi upang tipunin ang mga nakakalat na mga anak ng Diyos. Mula noon, pinag-isipan na nila kung paanong maipapapatay si Jesus. Dahil dito, si Jesus ay hindi na hayagang lumakad sa Judea. Sa halip, siya'y nagpunta sa Ephraim, isang bayang malapit sa ilang, at doon muna tumigil na kasama ng kaniyang mga alagad. Nalalapit na ang pista ng Paskwa. Maraming tagalalawigan ang pumunta sa Jerusalem bago ang kapistahan upang isagawa ang paglilinis na hinihingi ng kautusan. Hinahanap nila si Jesus sa templo at sila'y nagtatanungan. Ano sa palagay ninyo? Paparito kaya siya sa pista? Ipinag-utos ng mga punong pari ng mga Hudyo at ng mga Pariseo na ipagbigay alam sa kanila ng mga tao kapag nalaman nila kung nasaan si Jesus upang ito'y maipadakip nila. Ikalabing dalawang kabanata. Anim na araw bago sumapit ang Paskwa, si Jesus ay dumating sa Betania sa bayan ni Lazaro na kaniyang muling binuhay. Ipinaghanda siya roon ng hapunan. Si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus at si Marta naman ang naglilingkod sa kanila. Kumuha si Maria ng mamahaling pabango, isang bote ng dalisay na nardo, at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan niya ito ng kaniyang buhok. Humalimuyak sa buong bahay ang pabango. Ito'y pinuna ni Judas Iscariote, isa sa mga alagad ni Jesus, at siya ring magkakanulo sa kanya. Sinabi niya, "Bakit hindi na lamang ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaring umabot sa 300 pilak ang halaga ng pabangong yan." Sinabi iyon ni Judas, hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga dukha, kundi dahil sa siya'y magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at ninanakawan niya ito. Ngunit sinabi ni Jesus, "Pabayaan ninyo siya. Hayaan ninyong gawin niya ito bilang paghahanda para sa paglilibing sa akin. Habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha, ngunit ako'y hindi ninyo laging makakasama." Nabalitaan ng maraming Hudyo na si Jesus ay nasa Betania, kaya't pumaroon sila. Hindi lamang dahil sa kanya, kundi upang makita si Lazaro na kaniyang muling binuhay. Kaya't binalak ng mga punong pari ng mga Hudyo na ipapatay din si Lazaro, sapagkat dahil sa kanya'y maraming Hudyo ang humihiwalay na sa kanila at nananalig kay Jesus. Kinabukasan, nabalitaan ng maraming taong dumalo sa pista na si Jesus ay papunta sa Jerusalem. Kumuha sila ng mga palapa ng palmera. Lumabas ng lungsod upang siya'y salubungin. Hosanna! Purihin ang dumarating sa ngala ng Panginoon! Purihin ang Hari ng Israel! Sigaw nila. Nakakita si Jesus ng isang batang asno at sinakyan niya ito, gaya ng nasusulat. Huwag kang matakot, lungsod ng Siyon. Masdan mo, dumarating na ang iyong hari. Nakasakay sa isang bisirong asno. Hindi ito naunawaan noon ng kaniyang mga alagad. Ngunit matapos na si Jesus ay muling mabuhay, ay naalala nilang ganoon nga ang sinasabi sa kasulatan tungkol sa kanya. At iyon nga ang nangyari. Ipinamamalita naman ng mga taong kasama ni Jesus ang ginawa niyang muling pagbuhay kay Lazaro. At iyon ang dahilan kaya siya sinalubong ng napakaraming tao. Nabalitaan nila ang himalang ginawa niya. Kaya't nasabi ng mga Pariseo, "Walang nangyayari sa pagsisikap natin. Tignan ninyo, sumusunod pa rin sa kanya ang lahat." May ilang Griyegong dumalo sa pista upang sumamba. Lumapit sila kay Felipe na taga Bethsaida sa Galilea at nakiusap. "Ginoo, ibig po naming makita si Jesus." Ito'y sinabi ni Felipe kay Andres at magkasama silang lumapit kay Jesus at ipinialam ang kahilingan ng mga iyon. Sumagot si Jesus, "Dumating na ang oras upang parangalan ang anak ng tao. Tandaan ninyo, kung hindi mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay,
ito'y mamumunga ng sagana. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang taong nabubuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang naghahangad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin. At saan man ako naroroon ay pumaparoon din siya. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Ako'y napapagabag ngayon. Sasabihin ko ba, Ama, iligtas mo ako sa oras na ito? Hindi, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito. Ama, parangalan mo ang iyong pangalan. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, pinarangalan ko na ito at muli kong pararangalan. Narinig iyon ng mga taong naroon kaya't sinabi nila, kumulog! Sabi naman ng iba, nagsalita sa kanyang isang anghel. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang tinig na iyon ay ipinarinig para sa inyo at hindi para sa akin. Panahon na upang hatulan ang mundong ito. Itatapon na ngayon sa labas ang pinuno ng mundong ito. At kung ako'y maitaas na, ilalapit ko sa akin ang lahat ng tao. Sinabi niya ito upang ipahiwatig kung paano siya mamamatay. Sinagot siya ng mga tao, sinasabi sa kautusan na ang Mesiyas ay mananatili magpakailanman. Bakit mo sinasabing dapat maitaas ang anak ng tao? Sino ba ang anak ng tao? Sinabi ni Jesus sa kanila, kaunting panahon na lamang ninyong makakasama ang ilaw. Lumakad kayo habang kasama pa ninyo ang ilaw upang hindi kayo abuti ng dilim. Hindi alam ng lumalakad sa dilim kung saan siya pupunta. Sumampalataya kayo sa ilaw habang kasama pa ninyo ang ilaw upang kayo'y maging mga anak ng kaliwanagan. Pagkasabi nito, si Jesus ay umalis doon at hindi na nagpakita sa kanila. Kahit na nasaksihan nila ang maraming himalang ginawa niya, hindi pa rin sila nanalig sa kanya. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaias, Panginoon, sino'ng naniwala sa aming ipinahayag? Kanino mo'y pinakita ang iyong kapangyarihan? Hindi nga sila makapaniwala sapagkat tulad ng sinabi ni Isaias, pinulag ng Diyos ang kanilang mga mata at pinatigas ang kanilang mga puso upang sila'y hindi makakita. Na'y makaunawa ang kanilang mga isip, baka pa sila'y manumbalik sa akin at sila'y pagalingin ko. Sinabi ito ni Isaias sapagkat nakita niya ang kaluwalhatian ni Jesus at nagpahayag siya tungkol kay Jesus. Gayunman, marami ring pinuno ng mga Hudyo ang nanalig sa kanya. Ngunit hindi nila maipahayag ito dahil sa takot sa mga Pariseo, baka sila itiwalag sa sinagoga. Inibig pa nila ang kalugdan sila ng tao kaysa kalugdan sila ng Diyos. Malakas na sinabi ni Jesus, ang nananalig sa akin ay hindi lamang sa akin nananalig, kundi pati sa nagsugo sa akin. At ang nakakita sa akin ay nakakita na rin sa nagsugo sa akin. Ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan upang ang manalig sa akin ay huwag manatili sa kadiliman. Hindi ako ang humahatol sa taong nakikinig ng aking salita, ngunit ayaw namang sumunod dito, sapagkat hindi ako naparito upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito. May ibang hahatol sa mga ayaw tumanggap sa akin at sa aking mga salita. Ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanila sa huling araw. Sapagkat hindi ako nagsalita ng mula sa sarili ko lamang. Ang Ama na nagsugo sa akin ang siyang nag-utos kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya't ang ipinasasabi ng Ama ang siya kong ipinapahayag. Ikalabing tatlong kabanata. Bisperas na noon ng Paskwa. Alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang pag-alis sa daigdig na ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa daigdig at sila'y iniibig niya hanggang sa wakas. Sa panahon ng hapunan,
inilagay na ng Diablo sa isip ni Judas na anak ni Simon Iscariote ang pagkakanulo kay Jesus. Nalalaman ni Jesus na ibinigay na ng Ama sa kanya ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya't siya'y tumayo mula sa hapag. Nagalis ng panlabas na kasuotan at nagbigkis ng tuwalya sa baywang. Pagkatapos, naglagay siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kaniyang baywang. Paglapit niya kay Simon Pedro, tumutol ito. Panginoon, sabi niya, kayo ba ang maghuhugas ng aking mga paa? Sumagot si Jesus, hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko. Ngunit maunawaan mo rin pagkatapos. Nagsalita uli si Pedro, hinding-hindi ko pa huhugasan sa inyo ang aking mga paa. Ngunit sinabi ni Jesus, malibang hugasan kita, wala kang bahagi sa akin. Kaya't sinabi ni Simon Pedro, kung gayon, hindi lamang ang mga paa ko, kundi pati ang aking mga kamay at ulo. Sumagot si Jesus, ang nakapaligo na ay hindi na kailangang hugasan, maliban sa kanyang mga paa, sapagkat malinis na ang buo niyang katawan, at kayo'y malinis na, subalit hindi lahat. Sapagkat alam ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya, kaya sinabi niyang malinis na sila, subalit hindi lahat. Nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, muli niyang isinuot ang kaniyang damit at nagbalik sa hapag. Nauunawaan ba ninyo kung anong ginawa ko sa inyo? Tanong niya sa kanila. Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon, at tama kayo, sapagkat ganoon nga ako. Kung akong Panginoon ninyo at guro ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din ninyong gawin ito sa isa't isa. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi nakakahigit sa kanyang Panginoon, ni ang sinugo kaysa sa nagsugo sa kanya. Mapalad kayo kung nauunawaan ninyo ang mga bagay na ito at inyong gagawin. Hindi kayong lahat ang tinutukoy ko. Nakikilala ko ang aking mga hinirang. Ngunit dapat matupad ang sinasabi sa kasulatan. Pinagtaksilan ako ng taong pinapakain ko. Sinasabi ko ito sa inyo bago pa mangyari, upang kapag ito'y nangyari na, mananalig kayo na ako'y ako nga. Tandaan ninyo, ang tumatanggap sa sinugo ko ay tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap naman sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Pagkasabi nito, si Jesus ay labis na nabagabag at nagpahayag sa kanila. Sinasabi ko sa inyo, ako'y pagtataksilan ng isa sa inyo. Nagkatinginan ang mga alagad at hindi nila alam kung sino ang kaniyang tinutukoy. Katabi ni Jesus ang alagad na minamahal niya, kaya't sinenyasan siya ni Simon Pedro at sinabihan, itanong mo nga kung sino ang tinutukoy niya. Humilig ang alagad na ito sa dibdib ni Jesus at nagtanong, Panginoon, sino po ba yun? Siya ang taong aabutan ko ng tinapay na aking isinausaw. Sagot ni Jesus. Nagsausaw nga siya ng tinapay at ibinigay iyon kay Judas na anak ni Simon Iscariote. Nang matanggap ni Judas ang tinapay, pumasok sa kanya si Satanas. Sinabi ni Jesus kay Judas, ang gagawin mo ay gawin mo na. Walang sino man sa mga kasalo ni Jesus ang nakaunawa kung bakit niya sinabi iyon. Dahil si Judas ang may hawak ng kanilang salapi, akala nila'y pinabibili siya ni Jesus ng kakailanganin nila sa pagdiriwang o kaya'y pinabibigyan niya ng limos ang mga dukha. Nang makain na ni Judas ang tinapay, siya'y umalis. Gabi na noon. Pagkaalis ni Judas ay sinabi ni Jesus, ngayon'y mahahayag na ang karangalan ng anak ng tao. At sa pamamagitan niya, ay mahahayag din ang karangalan ng Diyos. At kapag nahayag na ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan ng anak ng tao, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng anak, at ito'y gagawin niya agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Hahanapin ninyo ako. Ngunit sinasabi ko sa inyo ngayon ang sinabi ko noon sa mga Hudyo, hindi kayo makakapunta sa pupuntaan ko. Isang bagong utos,
ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Mag-ibigan kayo. Kung paano ko kayong inibig, gayon din naman, mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Saan po kayo pupunta, Panginoon? Tanong ni Simon Pedro. Sumagot si Jesus. Sa pupuntahan ko'y hindi ka makakasunod ngayon. Ngunit, susunod ka pagkatapos. Bakit po hindi ako makakasunod sa inyo ngayon? Tanong ni Pedro. Buhay ko may iaalay ko para sa inyo. Sumagot si Jesus. Iaalay mo ang iyong buhay dahil sa akin? Tandaan mo, bago tumilaok ang manok, tatlong beses mo akong ikakaila. Kalabing apat na kabanata. Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako doon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. At alam na ninyo ang daan papunta sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon, ay kilala na ninyo siya at inyo nang nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Sumagot si Jesus. Felipe, kahit tagal na ninyo akong kasama, hindi mo pa ako nakikilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo. Ang Amang nasa akin ang siyang gumaganap ng kanyang gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko at higit pa kaysa rito, sapagkat babalik na ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalaan ang Ama sa pamamagitan ng anak. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa akin sa pangalan ko. Kung iniibig ninyo ko, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama at kayo bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ito'y ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at nananatili sa inyo. Hindi ko kayo iiwang nangungulila. Babalik ako sa inyo. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng mundong ito. Ngunit ako'y makikita ninyo sapagkat mabubuhay ako at mabubuhay rin kayo. Sa araw na yon ay malalaman ninyong ako'y nasa Ama, kayo'y nasa akin, at ako'y nasa inyo. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Tinanong siya ni Judas, hindi si Judas Iscariote. Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan? Sumagot si Jesus. Ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami sasa kanya at mananatili sa kanya. Ang hindi tumutupad sa aking mga salita ay hindi umiibig sa akin. Ang salitang narinig ninyo ay hindi sa akin, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito habang kasama pa ninyo ko. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santong isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo
ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag kayong mabalisa. Huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit ako'y babalik. Kung iniibig ninyo ko, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat higit na dakila ang Ama kaysa sa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na, ay manalig kayo sa akin. Hindi ko nahahabaan ang pagsasalita sa inyo, sapagkat dumarating na ang pinuno ng mundong ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin. Subalit dapat malaman ng mundong ito na iniibig ko ang Ama at ang ginagawa ko'y ang iniutos niya sa akin. Tayo na. Lumakad na tayo. 15 kabanata. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang mamunga pa ng lalong sagana. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makakapamunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itinatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihahagi sa apoy at sinusunog. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang ibig ninyo at ibibigay yon sa inyo. Napaparangalan ang Ama kung kayo'y namumunga ng sagana. At sa gayon, napapatunayang kayo'y mga alagad ko. Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman, iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko at nang sa gayon, malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Magmahalang kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa kaysa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Hindi ko na kayo itinuturing ng mga alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Salip, itinuring ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin, kundi ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Ito nga ang utos ko sa inyo. Magmahalan kayo. Kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, alalahanin ninyong ako muna ang kinapuotan nila bago kayo. Kung kayo'y taga-sanlibutan, mamahalin nila kayo sapagkat kayo'y kabilang sa kanila. Ngunit yamang hindi kayo taga-sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula sa sanlibutan, sila'y napupuot sa inyo. Alalahanin ninyo ang sinabi ko sa inyo. Walang aliping nakakahigit kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y inusig nila, uusigin din nila kayo. Kung sinunod nila ang aking salita, susunod din sila sa inyong salita. Ngunit ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila nakikilala ang nagsugo sa akin. Kung hindi ako naparito at nangaral sa kanila, hindi sana sila mapapatunayang nagkasala. Ngunit ngayon hindi na sila makakaiwas na panagutan ng kanilang kasalanan. Ang napupuot sa akin ay napupuot din sa aking Ama.
ko sana ginawa sa gitna nila ang mga gawaing hindi pa nagagawa ni Numan. Sana'y wala silang kasalanan. Ngunit nakita na nila ang mga gawa ko. Subalit sa kabila nito'y kinapuotan pa rin nila ako at ang aking ama. Subalit nangyari ito upang matupad ang sinasabi sa kanilang kautusan. Napuot sila sa akin nang walang sapat na dahilan. Ngunit ang patnubay, ang espiritu ng katotohanan, ang darating mula sa ama. Susuguin ko siya sa inyo mula sa ama at siyang magpapatotoo tungkol sa akin. At magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin sapagkat sa pasimula pa'y kasama ko na kayo. 16 na kabanata. Sinasabi ko ito sa inyo upang huwag kayong mawalan ng pananalig sa akin. Ikitiwalag nila kayo sa mga sinagoga. Darating ang panahon na ang sinumang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. At gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako kilala ni ang Ama. Ngunit sinabi ko ito sa inyo upang kapag ito'y nangyari na, ay maalala ninyo na sinabi ko na ito sa inyo. Hindi ko ito sinabi sa inyo noong una sapagkat kasama pa ninyo ko. Ngunit ngayon pupunta na ako sa nagsugo sa akin at wala isa man sa inyo ang nagtatanong kung saan ako pupunta. Ngayon namang sinabi ko na sa inyo, labis kayong nalungkot. Ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan. Ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit kung umalis ako, susuguin ko siya sa inyo. Pagdating niya, ay kanyang patutunayan sa mga taga-sanlibutan na mali ang pagkakilala nila tungkol sa kasalanan, tungkol sa pagiging matuwid at tungkol sa hatol ng Diyos. Mali sila tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nananalig sa akin. Mali sila tungkol sa pagiging matuwid sapagkat ako'y pupunta sa Ama at hindi na ninyo makikita. At tungkol sa hatol ng Diyos sapagkat hinatulan na ang pinuno ng mundong ito. Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Subalit pagdating ng Espiritu ng Katotohanan, papatnubayan niya kayo sa lahat ng katotohanan. Sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi sasabihin niya ang kanyang narinig at ipapahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Pararangalan niya ako sapagkat tatanggapin ng Espiritu mula sa akin ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay sa akin. Kaya ako sinabing tatanggapin ng Espiritu ang mula sa akin at ipapahayag niya ito sa inyo. Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunti pang panahon, ako'y inyong makikita muli. Nag-usap-usap ang ilan sa mga alagad. Ano kaya ang ibig niya sabihin? Bakit niya sinabing kaunting panahon na lamang at hindi na natin siya makikita? At pagkaraan ng kaunti pang panahon, ay makikita natin siyang muli. Sinabi pa niya, sapagkat ako'y pupunta sa Ama. Ano kaya ang ibig sabihin ng kaunting panahon na lamang? Hindi natin maunawaan ang kanyang sinasabi. Alam ni Jesus na ibig nilang magtanong, kaya't sinabi niya, nagtatanungan kayo tungkol sa sinabi kong kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunti pang panahon, ako'y inyong makikita muli. Sinasabi ko sa inyo, iiyak kayo at mahahapis. Ngunit, magagalak ang sanlibutan. Labis kayong malulungkot. Subalit iyan ay mapapalitan ng kagalakan. Kapag naghihirap na ang isang babaeng manganganak, siya'y nahahapis sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak niya, hindi na niya naaalala ang hirap. Nagagalak siya dahil sa pagsilang ng isang sanggol sa sanlibutan. Gayon din naman kayo. Nalulumbay kayo ngayon. Ngunit muli tayong magkikita. At mag-uumapaw sa inyong puso ang kagalakang hindi maaagaw ni Numan. Sa araw na yon, hindi na kayo kailangan magtanong sa akin. Tandaan ninyo, anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Hanggang ngayon wala pa kayong hinihingi sa kanya sa aking pangalan. Humingi kayo at kayo'y tatanggap nang sa ganon ay malubos ang inyong kagalakan. Ang mga ito'y sinabi ko sa inyo ng patalinghaga. Subalit darating ang panahong hindi na ako magsasalita sa inyo ng ganito.
tuwirang ko nang sasabihin sa inyo ang tungkol sa Ama. Sa araw na yon, ay hihingi kayo sa Kanya sa aking pangalan. At hindi ko sinasabi sa inyo na dadalangin ako sa Ama para sa inyo. Mahal kayo ng Ama. At minamahal niya kayo sapagkat ako'y minahal ninyo at naniwala kayo na ako'y nagmula sa Diyos. Ako nga'y nanggaling sa Ama at naparito sa daigdig. Ngayon'y aalis na ako sa daigdig at babalik na sa Ama. Sinabi ng kaniyang mga alagad, ngayon po'y tuwira na ang inyong pangungusap sa amin at hindi na patalinghaga. Alam na naming alam ninyo ang lahat ng bagay at hindi na kailangang tanungin pa kayo ninuman. Dahil dito, naniniwala kami na kayo'y mula sa Diyos. Sumagot si Jesus, talaga bang naniniwala na kayo? Darating ang oras at ngayon na nga na magkakawatakwata kayo. Magkakanya-kanya kayo ng lakad at iiwan ninyo ko. Gayunman, hindi ako tunay na nag-iisa sapagkat kasama ko ang Ama. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng hirap sa mundong ito. Ngunit tibayan ninyong inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. 17 Kabanata. Pagkasabi ni Jesus ng mga pananalitang ito, tumingala siya sa langit at kaniyang sinabi, Ama, dumating na ang oras. Parangalan mo na ang iyong anak upang maparangalan kanya. Sapagkat binigyan mo ko ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang bigyan ko ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. Ito ang buhay na walang hanggan. Ang kilalaning kanila, ang iisa at tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong sinugo. Inihayag ko sa lupa ang iyong karangalan. Natapos ko na ang ipinapagawa mo sa akin. Kaya, Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang kaluwalhatiang taglay ko sa piling mo bago palikhain ang daigdig. Ipinakilala na kita sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa daigdig. Sila'y iyo at ibinigay mo sila sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Alam na nila na ang lahat ng ibinigay mo sa akin ay mula sa iyo sapagkat itinuro ko sa kanila ang mga aral na ibinigay mo sa akin at tinanggap naman nila. Natitiyak nilang ako'y tunay na galing sa iyo at naniniwala silang ikaw nga ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila. Hindi ang sanlibutang ito ang idinadalangin ko, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin sapagkat sila'y sa iyo. Ang lahat ng akin ay iyo at ang lahat ng iyo ay akin at napaparangalan ako sa pamamagitan nila. At ngayon, ako'y papunta na sa iyo. Lilisanin ko na ang daigdig na ito, ngunit sila'y nasa daigdig pa. Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, pangalang ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa, kung paanong ikaw at ako ay iisa. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, ang pangalang ibinigay mo sa akin. Pinangalagaan ko sila at walang napahamak sa kanila, maliban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon, ako'y papunta na sa iyo. At sinasabi ko ito habang ako'y nasa daigdig pa upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapuotan sila ng mga tao sa sanlibutang ito sapagkat hindi na sila taga-sanlibutan tulad kong hindi taga-sanlibutan. Hindi ko itinadalangin kunin mo sila sa daigdig na ito, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila taga-sanlibutan gaya ko na hindi rin taga-sanlibutan. Ilaan mo sila para sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong sinugo mo ako sa sanlibutan, kayo din naman
sinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila'y iniukol ko sa iyo ang aking sarili upang maiukol din nila ang kanilang sarili sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan. Hindi lamang silang itinadalangin ko kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa pahayag ng aking mga tagasunod. Ama, maging isa nawa silang lahat kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo. Gayun din naman, maging isa nawa sila sa atin upang ang mga tao sa daigdig ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. Ibinigay ko na sa kanila ang karangalan ibinigay mo sa akin upang sila'y ganap na maging isa gaya ng ikaw at ako ay iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusan silang maging isa. At sa gayon, makikilala ng mga tao sa daigdig na sinugo mo ako at sila'y minamahal mo katulad ng pagmamahal mo sa akin. Ama, sila ay ibinigay mo sa akin at nais kong makasama sila sa kinaroroonan ko upang makita nilang karangalang bigay mo sa akin sapagkat minahal mo na ako bago panilikha ang daigdig. Makatarungang Ama, hindi ka nakikilala ng mga tao sa daigdig. Ngunit nakikilala kita at nalalaman ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakilala na kita sa kanila at patuloy kitang ipapakilala upang ang pagmamahal mo sa akin ay manatili sa kanila at ako'y manatili rin sa kanila. Ikalabing walong kabanata. Pagkatapos ng panalangin ito, umalis si Jesus kasama ang kaniyang mga alagad. Tumawid sila sa batis ng Cedron at pumasok sa isang halaman ng doon. Alam ng taksil na si Judas ang lugar na iyon sapagkat doon madalas magpunta si Jesus at ang kaniyang mga alagad. Pumunta doon si Judas, kasama ang ilang pinuno ng mga bantay sa templo at isang pulutong ng mga kawal Romano na padala ng mga punong pari ng mga Hudyo at mga Pariseo. May dala silang mga lambara, sulo at sandata. Alam ni Jesus ang lahat ng mangyayari sa kanya, kaya't sila ay sinalubong niya at tinanong, "Sino ang hinahanap ninyo?" "Si Jesus na taga Nazareth," tugon nila. At sinabi niya, "Ako si Jesus." Kaharap nila noon si Judas na nagtaksil sa kanya. Nang sabihin niyang, "Ako si Jesus," napaurong sila at natumba. Muli siyang nagtanong, "Sino nga bang hinahanap ninyo?" "Si Jesus na taga Nazareth," sagot nila. Sumagot si Jesus, "Sinabi ko na sa inyong ako si Jesus. Kung ako ang hinahanap ninyo, hayaan ninyong umalis sa mga taong ito." Sa gayon, natupad ang kanyang sinabi, "Ama, walang napahamak kahit isa sa mga ibinigay mo sa akin." Binunot ni Simon Pedro ang kanyang tabak at tinaga ang alipin ng pinakapunong pari ng mga Hudyo. Natagpas ang kanang tainga ng aliping iyon na ang pangalay Malco. Sinabi ni Jesus kay Pedro, "Ibalik mo ang iyong tabak sa lalagyan. Dapat kong inumin ang kopa ng paghihirap na ibinigay sa akin ng Ama." Dinakip nga si Jesus at ginapos ng mga bantay sa templo at ng mga kawal na Romano na pinamumunuan ng isang kapitan. Siya'y dinala muna kay Anas na biyanan ni Caiphas, ang pinakapunong pari ng mga Hudyo ng taong iyon. Si Caiphas ang nagpayo sa mga pinuno ng mga Hudyo na mas mabuti para sa kanila na isang tao lamang ang mamatay para sa bayan. Sumunod kay Jesus si Simon Pedro at ang isa pang alagad. Kilala ng pinakapunong pari ng mga Hudyo ang alagad na ito, kaya't nakapasok siyang kasama ni Jesus hanggang sa patio ng bahay ng pinakapunong pari. Naiwan naman si Pedro sa labas ng pintuan, kaya lumabas ang alagad na kilala ng pinakapunong pari. Kinausap ang dalagang nagbabantay sa pinto at pinapasok si Pedro. Si Pedro'y tinanong ng dalaga, "Hindi ba't isa ka sa mga alagad ng taong yan?" "Hindi," sagot ni Pedro. Maginaw noon, kaya't nagbabaga ng uling ang mga utusan at ang mga bantay at nag-umpukan sila sa paligid ng apoy upang magpainit.
Nakihalo sa kanila si Pedro at nagpainit din. Tinanong si Jesus ng pinakapunong pari ng mga Hudyo tungkol sa kaniyang mga alagad at sa kaniyang mga itinuturo. Sumagot si Jesus, "Hayagan akong nagsasalita sa madla at lagi akong nagtuturo sa mga sinagoga at sa templo na pinagtitipunan ng mga Hudyo. Wala akong sinabi ng palihim. Bakit ako ang tinatanong ninyo? Ang tanungin ninyo ay ang mga nakarinig sa akin. Alam nila kung ano ang sinabi ko." Pagkasabi nito'y sinampal siya ng isa sa mga pinuno ng mga bantay na naroroon. "Bakit mo sinasagot ng ganyan ang pinakapunong pari ng mga Hudyo?" tanong niya. Sinagot siya ni Jesus, "Kung nagsalita ako ng masama, patunayan mo. Ngunit kung mabuti ang sinabi ko, bakit mo ako sinampal?" Pagkatapos, si Jesus ay nakagapos pa rin nang ipinadala ni Anas kay Caiphas, ang pinakapunong pari ng mga Hudyo. Habang nagaganap ang mga ito, si Simon Pedro ay patuloy na nagpapainit sa tabi ng apoy. Siya'y tinanong ng mga naroon, "Hindi ba't alagad ka rin ang taong yan?" "Hindi!" sagot ni Pedro. Tinanong naman siya ng isa sa mga utusan ng pinakapunong pari ng mga Hudyo at kamag-anak ng lalaking natagpasan niya ng tainga. "Hindi ba ikaw ang nakita kong kasama ni Jesus sa halamanan?" Muling ikinaila ito ni Pedro at siya namang pagtilaok ng manok. Maaga pa, dinala na si Jesus sa palasyo ng gobernador mula sa bahay ni Caiphas. Hindi pumasok ang mga pinuno ng mga Hudyo sa palasyo ng gobernador upang sila'y huwag maituring na di karapat dapat kumain ng hapunang Pampaskwa. Kaya't si Pilato ay lumabas sa palasyo at tinanong sila, "Ano ang sakdal ninyo laban sa taong ito?" Sila'y sumagot, "Hindi po namin siya dadalhin sa inyo kung hindi siya gumawa ng masama." Sinabi sa kanila ni Pilato, "Dalhin ninyo siya at hatulan ayon sa inyong batas." Subalit sumagot ang mga Hudyo, "Wala po kaming kapangyariang humatol ng kamatayan kanino man." Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Jesus kung paano siya mamamatay. Si Pilato ay pumasok uli sa palasyo at ipinatawag si Jesus. "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" tanong niya. Sumagot si Jesus, "Yan ba'y sarili mong palagay? O may ibang nagsabi sa'yo?" "Hindi ako Hudyo," tugon ni Pilato. "Ang mga kababayan mo at ang mga punong pari ng mga Hudyo ang nagdala sa'yo rito. Ano ba ang ginawa mo?" Sumagot si Jesus, "Ang kaharian ko'y hindi sa daigdig na ito. Kung sa daigdig na ito ang aking kaharian, ipinakipaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi na ipagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi sa daigdig na ito ang aking kaharian." "Kung ganon, isa kang ang hari?" sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus, "Ikaw nang nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako'y pinanganak at naparito sa daigdig upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan." "Ano ba ang katotohanan?" tanong ni Pilato. Pagkasabi nito, muling lumabas si Pilato at sinabi sa mga Hudyo, "Wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Ngunit ayon sa inyong kaugalian, dapat akong magpalaya ng isang bilanggo sa pista ng Paskwa. Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo?" "Hindi!" sigaw nila. "Hindi siya, kundi si Barabas!" Si Barabas ay isang tulisan. Ikalabinsyam na kabanata. Kaya't ipinakuha ni Pilato si Jesus at ipinahagupit. Ang mga kawal ay kumuha ng sangang matinik, ginawang korona at ipinutong kay Jesus. Siya ay sinuotan nila ng balabal na kulay ube at bawat isa'y lumalapit sa kanya at patuyang bumabati. "Mabuhay ang hari ng mga Hudyo!" At kanilang pinagsasasampal si Jesus. Lumabas uli si Pilato at sinabi sa mga tao, "Ihaharap ko siya sa inyo upang malaman ninyo na wala akong makitang kasalanan sa kanya." At inilabas nga si Jesus na may koronang tinik at balabal na kulay ube. Sinabi sa kanila ni Pilato, "Heto! Pagmasdan niyo siya
Pagkakita sa kaniya ng mga punong pari ng mga Hudyo at ng mga bantay, sila'y nagsigawan. Ipako siya sa krus! Ipako sa krus! Sinabi ni Pilato, kunin niyo siya at kayo ang magpako sa kanya. Wala akong makitang kasalanan sa kanya. Sumagot ang mga Hudyo, ayon sa aming kautusay, nararapat siyang mamatay sapagkat siya nagpapanggap na anak ng Diyos. Lalong natakot si Pilato nang marinig niya ang sinabi nila. Muli siyang pumasok sa palasyo at tinanong si Jesus, taga saan ka ba? Subalit, hindi tumugon si Jesus. Ayaw mo bang makipag-usap sa akin? Tanong ni Pilato. Hindi mo ba alam na may kapangyarihan akong palayain ka o ipapako sa krus? Sumagot si Jesus, magagawa mo lamang yan sapagkat ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ang kapangyarihan yan. Kaya't mas mabigat ang kasalanan nang nagdala sa akin dito sa iyo. Nang marinig ito ni Pilato, lalo pa niyang hinangad na palayain si Jesus. Ngunit nagsigawan ang mga tao, kapag binalaya mo ang taong yan, hindi ka kaibigan ng emperador. Ang sino mang nagpapanggap na hari ay kalaban ng emperador. Pagkarinig ni Pilato sa mga salitang ito, inilabas niya si Jesus at siya'y umupo sa hukuman sa dakong tinatawag na ang plataporma, Gabata sa wikang Hebreo. Araw noon ng paghahanda sa Pasko at mag-aalas 12 na ng tanghali. Sinabi ni Pilato sa mga Hudyo, narito ang inyong hari! Sumigaw sila, patayin siya! Patayin! Ipako sa krus! Ipapako ko ba sa krus ang inyong hari? Tanong naman ni Pilato. Sumagot ang mga punong pari ng mga Hudyo, wala kami hari, kundi ang emperador! Kaya't si Jesus ay ibinigay sa kanila ni Pilato upang ipako sa krus. Kinuha nga nila si Jesus. Inilabas siyang pasan ang kanyang krus papunta sa lugar na kung tawagi Dako ng Bungo, Golgota sa wikang Hebreo. Pagdating doon, siya'y ipinako sa krus kasama ng dalawa pa, isa sa gawing kanan at isa sa kaliwa. Isinulat ni Pilato ang ganitong mga salita at ipinalagay sa krus, si Jesus na taga Nazareth, ang hari ng mga Hudyo. Nasusulat ito sa mga wikang Hebreo, Latin at Griego. Marami sa mga Hudyo ang nakabasa nito sapagkat malapit lamang sa lungsod ang dakong pinagpakuan kay Jesus. Kaya't sinabi ng mga punong pari ng mga Hudyo kay Pilato, hindi sana niyo isinulat ang hari ng mga Hudyo, kundi sinabi ng taong ito, ako ang hari ng mga Hudyo. Sumagot si Pilato, ang naisulat ko'y naisulat ko na. Nang maipako na ng mga kawal si Jesus, kinuha nila ang kaniyang kasuotan at pinaghati-hatian nilang apat. Kinuha rin nila ang kaniyang tunika. Ito'y walang tahi at hinabi ng buo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Kaya't nag-usap-usap ang mga kawal, huwag natin punitin ito. Daanin na lamang natin sa palabunutan para malaman kung kanino ito mapupunta. Nangyari ito upang matupad ang isinasaad ng kasulatan, pinaghati-hatian nila ang aking kasuotan at nagpalabunutan sila kung kanino mapupunta ang aking tunika. Ganoon nga ang ginawa ng mga kawal. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kaniyang ina at ang kapatid nitong babae at si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kaniyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, ay sinabi niya, Ginang, nariyan ang iyong anak. At sinabi niya sa alagad, nariyan ang iyong ina. Mula noon, sa bahay na ng alagad na ito, tumira ang ina ni Jesus. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. Kaya't upang matupad ang kasulatan, ay sinabi niya, nauuhaw ako. May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Inilubog nila rito ang isang espongha. Ikinabit iyon sa isang tangkay ng isopo at idiniit sa kaniyang bibig. Nang masipsip na ni Jesus ang alak, sinabi niya, naganap na.
Iniyoko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Nooy araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay hanggang sa araw ng pamamahinga dahil natatangi ang araw na iyon ng pamamahinga. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin ang mga bangkay. Pumunta nga roon ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kaniyang mga binti. Subalit sinaksak ng isang kawal ang tagiliran ni Jesus sa pamamagitan ng sibat at may biglang dumaloy na dugo at tubig. Ang nakakita nito ang nagpahayag upang kayo'y maniwala. Totoo ang kaniyang pahayag at alam niyang katotohanan ang sinasabi niya. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinasabi sa kasulatan. Walang mababali isa man sa kanyang mga buto. At may bahagi pa rin ang kasulatan na nagsasabi, pagmamasdan nila ang kanilang sinaksak ng sibat. Pagkatapos nito, si Joseng taga-Arimatea ay nagsadya kay Pilato upang humingi ng pahintulot na makuha ang bangkay ni Jesus. Si Jose ay isang alagad ni Jesus, ngunit palihim nga lamang dahil sa takot niya sa mga Hudyo. Pinahintulutan siya ni Pilato, kaya't kinuha niya ang bangkay ni Jesus. Kasama niya si Nicodemo, ang taong nagsadya kay Jesus isang gabi. May dala siyang pabango, mga 100 libra ng pinaghalong mira at aloe. Kinuha nila ang bangkay ni Jesus at nilagyan ng pabango habang binabalot sa telang lino ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Malapit sa pinagpakuan kay Jesus ay may isang halamanan at dito'y may isang bagong libingang hindi pa napapaglibingan. Yamang noon ay bisperas ng araw ng pamamahinga at dahil sa malapit naman ang libingang ito, doon nila inilibing si Jesus. 20th Kabanata. Madilim-dilim pa ng araw ng Linggo, pumunta si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus. At sinabi sa kanila, may kumuha sa Panginoon mula sa libingan at hindi namin alam kung saan siya dinala. Sina Pedro at ang nasabing alagad ay patakbong nagpunta sa libingan. Ngunit si Pedro'y naunahan noong isa. Yumuko ito at sumilip sa loob ng libingan ngunit hindi siya pumasok. Nakita niyang nakalagay doon ang mga telang lino. Nang dumating si Simon Pedro, tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan at nakita nito ang mga telang lino at ang panyong ibinalot sa ulo ni Jesus. Ang panyo ay hindi kasama ng mga telang lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating at nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila nauunawaan noon na ayon sa kasulatan, si Jesus ay kailangang muling mabuhay. At umuwi ang mga alagad. Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Nang yumuko siya at sumilip sa loob, may nakita siyang 2 anghel na nakadamit ng puti at nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa ay sa gawing ulunan at ang isa namay sa paanan. Tinanong nila si Maria, Babae, bakit ka umiiyak? Sumagot siya, May kumuha po sa aking Panginoon at hindi ko alam kung saan siya dinala. Pagkasabi nito'y napalingon siya at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, Babae, bakit ka umiiyak? Sinong inahanap mo? Akala ni Maria, ang kausap niya'y ang hardinero. Kaya't sinabi niya, Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, pakituro nga po ninyo sa akin kung saan ninyo siya dinala at kukunin ko. Maria, sabi ni Jesus, humarap siya at kaniyang sinabi sa wikang Hebreo, Rabboni!
na ang ibig sabihi, Guru. Huwag mo kong hawakan, sapagkat hindi pa ako nakakapunta sa Ama, sabi ni Jesus. Sahalip, pumunta ka sa akin mga kapatid at sabihin mo sa kanila na aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi sa kanila, nakita ko ang Panginoon! At sinabi rin niya sa kanila ang bilin ni Jesus. Kinagabihan ng araw ng Linggo, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakasara ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumain niyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kaniyang mga kamay at ang kaniyang tagiliran. Nang makita nila ang Panginoon, tuwang-tuwa ang mga alagad. Sinabi na naman ni Jesus, sumain niyo ang kapayapaan. Kung paanong isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patatawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Subalit ang hindi ninyo patatawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas, na tinatawag na kambal at isa sa labindalawa, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon! Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita at nahahawakan ang bakas na mga pako sa kanyang mga kamay at hanggat hindi ko naisusuot ang aking daliri sa mga sugat na yon at sa kanyang tagiliran. Makalipas ang isang linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto. Ngunit nakapasok si Jesus at tumayo sa kitna nila. Sinabi niya, sumain niyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran at huwag kang mag-alinlangan. Sa halip ay maniwala ka. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ko? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang himalang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi nasusulat sa aklat na ito. Ang mga nakasulat dito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayon, magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ikadalawamput isang kabanata. Pagkatapos nito, muling nagpakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang nangyari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinatawag na Kambal, Natanael na taga Kana sa Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at dalawa pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, mangingisda ako. Sasama kami, sabi nila. Umalis nga sila at sumakay sa isang bangka. Magdamag silang ng isda, subalit wala silang nahuli. Nang mag-uumaga na ay tumayo si Jesus sa pampang, ngunit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, mga anak, meron ba kayong huli? Wala po! Tugon nila, ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo, sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at nang hilahin nila ito ay hindi nila makaya sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, ang Panginoon yun! Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat nakahubad siya noon at tumalon sa tubig. Dumaong sa pampang ang kasama niyang mga alagad, sakay ng bangka at hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pampang, mga 70 metro lamang. Pagkaahon nila sa pampang, nakakita sila roon ng isdang iniihaw sa baga at ilang tinapay. Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo, sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda.
153 ang lahat ng nahuli nila. Hindi nasira ang lambat, kahit ganoon karami ang mga isda. Halika kayo at mag-agahan tayo, sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay hindi nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus. Kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila. Ganoon din ang kanyang ginawa sa isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro. Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako nang higit kaysa sa mga ito? Opo, Panginoon. Alam ninyong mahal ko kayo. Tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga maliliit na tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Sumagot si Pedro, opo, Panginoon. Alam ninyong mahal ko kayo. Sabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro, sapagkat tatlong beses siyang tinanong ng, mahal mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. Alam ninyong mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo, noong bata ka pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at pumupunta ka kung saan mo gusto. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadaling ka sa lugar na di mo gusto. Sinabi niya ito upang ipahiwatig kung paanong mamamatay si Pedro at kung paano niyang pararangalan ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Lumingon si Pedro at nakita niyang kasunod niya ang alagad na minamahal ni Jesus, iyong humilig sa dibdib ni Jesus nang sila'y naghahaponan at nagtanong, Panginoon, sino po ang magkakanulo sa inyo? Nang makita siya ni Pedro, ay tinanong nito si Jesus, Panginoon, paano po naman ang taong ito? Sumagot si Jesus, kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa'yo? Sumunod ka sa akin. Kumalat sa mga mananampalataya ang balitang hindi mamamatay ang alagad na ito. Ngunit hindi naman sinabi ni Jesus na hindi siya mamamatay, kundi, kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Ito nga ang alagad na nagpapatotoo tungkol sa mga bagay na ito. Siya rin ang sumulat ng mga ito at alam naming totoo ang kaniyang pahayag. At marami pang ginawa si Jesus na kung isusulat na lahat, inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na maisusulat.